Hey, what's up mga pare? Kaya ito na ang ating panibagong video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kung maganda ang Game 1 ng Ginebra at TNT sa kabilang bracket, ay hindi naman nagpahuli ang Ross at ang San Miguel dahil isang napakagandang laban din ang nangyari kagabi. Nanaig ang San Miguel kontra Ross at pansin na mas maayos ang mga tawagan sa game na ito. Hindi katulad sa Game 1 ng Gin at TNT. Kaya sana ay maipagpatuloy ng mga PBA referees natin ang ganitong mga tawagan. Pero yun, nagawa ngang makuha ng SMB ang Game 1 kahit na injured si Marcio Lassiter. Pero kung may nawala sa lineup, may nagparamdam namang iba. Yun ay si Christian Steenhoerner. 20 puntos ang itinala mga pare ko, 8 out of 10 sa field. Hindi naman magkakaroon niya ng career sa Germany, mag-i-import sa ABL at pipiliing naturalized player ng Gilas. Kung basta lang, di ba? Kaya hindi pa rin ako nagulat na nakapagbigay ng ganitong mga numero si C-Stand. Nung nakaraan, may trade rumor di ba? Pero hindi ko na pinatulan dahil wala naman kasing mga trusted talaga na sources ang rumor na iyon. Kaya yun, nawala agad yung usok. At isa pa, chamba na ng SMB na makuha yung C-Stand. Kaya it's either gagamitin nila yan o itatago para bawas ang kalaban ni Junma. He's one of the best big men in the PBA. Kayang magtala ng 20 and 10 ni C-Stand every game kung wala siya sa isang star-studded team. Kaso, ganun talaga. Nasa SMB siya, di ba? Sa import battle naman ni McCullough at ni Montgomery, 32 points si Chris habang 20 lang sa import ng Rain or Shine. Well, NBA caliber naman kasi talaga si Chris McCullough, pero batiin din natin yung ginagawa ni Carl Montgomery. Ang laking butas ang iniwanan ni Bowles nung na-injured ito, pero hindi gaanong umaray ang Ross nang makuha nila itong si Montgomery. Pero sayang lang talaga at na-injured si Bowles, baka 30 and 20 pa na ibigay niya sa Ross nung game 1. Kaso, ganun talaga. Kay Montgomery, kita naman na mas maganda ang chemistry nila at mas nakapag-step up ang mga locals nitong Rain or Shine. Elasto Painters. Pero kayo mga pare ko, Bowles or Montgomery? Komento lamang yan sa ibaba. Sa mga hindi nakapanood, siner muna ni Chris McCullough ang mga teammates niya ng third quarter. Yun ay dahil hindi bumabox out at tamad magsikuha ng rebounds. Heto ang sequence na yon mga pare ko. Ilang beses kayo silang nakuhanan ng offensive rebound ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya hindi naiwasang makapagsalita ni Chris noong timeout. Inamin niyang nakapagmura pa siya sa ilang mga teammates niya. Gusto niya raw kasing tumayong leader para sa team. Lamang daw kasi ang kalaban at kailangan nilang makakuha ng mga stops para makadikit muli sila sa Rain or Shine. At naging matagumpay naman yun dahil tila na buhay ang mga teammates niya. Si Coach Leo nga, ipinaliwanag pa sa mga nakasagutan ni McCullough na gusto lamang manalo ni Chris kaya nagkaganon nito. Wala namang kasing masama dyan. Wala namang masamang maging vocal sa mga teammates mo, lalo na kung mayroon ka talagang nakikitang mali. Mas maganda pa nga yan di ba? Kaysa tumahimik lang itong si Chris McCullough. Walang bumabox out at tamad sa depensa bago ang timeout na yon. Si Junmar, 1 rebound lang buong laro. Kaya para sa mga teammates niya rin naman yung sinasabi niya. Kaya hindi mo masisisi na pinagsabihan niya ang mga kakampi niya at umalis agad ng timeout at nakipag-usap na lang kay Keith Thurman. Kelly Nabong pala, sorry mga pare. Sabi nga ni Santos, maganda yung ginawa ni Chris, nagising sila Konting sagutan lang naman daw yan. Huwag lang sosobra, di ba? This is all the gameplay, like and subscribe. Bye-bye mga pare.